Okay, start na tayo, inshallah. Okay, so nakita niyo yung paano? Nakita niyo yung tinatawag na presentation, ano ko, yung presentation? Nakita niyo? Nakita na po, Ustaz. Okay, good. Okay, paki-mute na lang po yung mga ano nila. Jazakumullahu khair. Ang inyong mga mic, ano, microphone. Yan. Okay, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله ذي الجلال والإكرام من علينا ببلوغ رمضان وحثنا على الإنفاق فيه وتلاوة القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng Sanlibutan. Tayo ay pumuri, tayo ay dumakila sa Allah sa lahat ng pagkakataon. Hingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin mula sa atin ang mga ginagawa natin, pagsamba, pagtalima at pagsuko sa kanyang batas, sigit lalo ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Hilingin natin sa Allah ang pagpapala. Naway taufikan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at taufikan tayo ng ikhlas sa ating mga ginagawa, sa pag-aayuno, sa pagdidikir, pagbabasa ng Quran, at higit sa lahat ang pagsasaliksik sa kaalaman sa kanyang landas, at naway igawad sa atin ang ikhlas at sadad at saka kadalian, paginhawaan, pangunawa sa ating pananampalataya, pangunawa sa ating pinag-aralan. Naway dagdagan ng Allah ang ating kaalaman. Allahumma zidna ilman wa tawfiqan. Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya Islam, ay bago tayo magpatuloy ika nga at lumundag sa isa pang paksa na may kaugnayan sa ating fiqh Siyaam, inshallah ay atin munang tapusin inshallah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na mga issue at sub-issues na may kaugnayan sa mga kondisyon ng pag-aayuno. Okay? At yun nga, natalakay natin pati yung issue na may kinalaman sa al-bulugh, gayon din ang issue na may kinalaman sa al-Islam, at pangatlo na kung saan ay kondisyon na sa kondisyon ng pag-aayuno ay ang walang iba kundi al-aqal. Okay? Walang iba kundi ang al-aqlo. Ibig sabihin yung sanity. Ito ay ang pagkakaroon ng wastong kaisipan. At yung may mga issue dito, mga kapatid, na dapat nating talakayin at dapat nating maunawaan. Una na issue yung ishtiratul akli. Yushtaratu li wujubi sawm. Ang pagkakaroon ng nasa katinuan ng kaisipan ay ginawang kondisyon para sa obligadong pag-aayuno. Al-aklo, which is yun nga yung kaisipan. Naklul ijma ala dhalik. Ito ay consensus ng mga scholar. Nagkasundo sila na ibig sabihin, kinakailangan nasa matinong kaisipan ang nag-aay ang isang tao bago sa kanya ipataw ang kaobligaduhan ng pag-aayuno. At ito ay hindi pwede sa isang baliw. Okay.
Kabilang sa issue dito mga kapatid ay zabalul akli bil junun. Pag-usapan natin ngayon yung pagkawala ng katinuan o sa isip ng isang tao sa pamamagitan ng ito yung tinatawag na majnun, kabaliwan, ika nga. Okay? Kabaliwan, hindi yung nagbabaliw-baliwan ha, yung totoong baliw talaga. Okay? Totoong baliw. Now, ano mang klase ng ano, walang kinalaman dito, Ustaz, paano ang nabaliw sa pagmamahal? Mga ganun, wala akong pakialam kung anong ano yan, anong tinatawag na, anong dahilan kung bakit siya nabaliw, pagmamahal man, droga man, o ano man. Okay? So, ang mahalaga siya ay nabaliw. So, iba yung issue na, ibang kasalanan niya kapag ginawa niyang kasalanan, ika nga, sa gawain na yaon, kaya naging baliw siya, so, kasalanan yun, pananagutan niya yaon. Pero, pag siya'y nabaliw na, ibang usapan yun. Okay, ang usapan ng baliw ay baliw. Okay, at anumang kadahilanan, ipapataw sa kanya ang batas ng isang tinatawag na baliw. Okay. So, hukmu sawmi alal majnun. Ano ang batas ng pag-ayuno sa isang baliw? Sa isang baliw. La yajibu sawmu alal majnun. So, ano tayo ha? Sub-issue nito ay walang iba kundi yung insanity bang tawag dyan? Anyway, insane, ika nga, o kabaliwan, or baliw. So, ano sa kanya? Ano ang pataw sa kanya? Ano ang tinatawag na hukum? Okay? Ano ang rulings, mga kapatid? Sa isang baliw, mga kapatid, ay hindi obligado ang tinatawag na pag-aayon. Okay? Hindi obligado sa kanya ang pag-aayon. Wala yasihumin. At hindi tama kung sakasakaling nag-aayon siya. At ito ay ijma, consensus ng mga ulama. Okay? Ng mga ulama. So, huwag mong pilitin ang baliw na mag-aayon kasi pag pinilit mo yan, baliw ko na rin. No? E baliw na nga, pipilitin mo. Okay. Then, of course, pangalawang tinatawag ni issue na may kinalaman dito, hukmu sawmil majnun idha afaqa fi nahari Ramadan. Ano ang batas ng pag-aayon ng isang baliw kapag sa kasagsagan ng araw ng Ramadan ay nanumbalik ang kanyang mabuting kaisipan. Okay? Nanumbalik ang kanyang mabuting kaisipan. So, in afaqal majnun athnaa nahri Ramadan, kapag nanumbalik ang mabuting kaisipan ng isang baliw sa araw mismo ng Ramadan, lazima ay yumsika baqiyat al-yawm. Inoobliga sa kanya na itigil niya ang kanyang pagkain at pag-inom sa mga natitirang araw. Okay? Sa natitirang tinatawag na araw. At ito yung karamihan ng pananaw ng mga scholar. Okay? Kinakailangan ay, so halimbawa, kapag nanumbalik ang kanyang isip mga alas 3, halimbawa lang, alas 3. Okay? So, ngayon, kapag siya ay nangyari sa kanya ito, yung alas 4, alas 5, hanggang sa mag-magrib, kinakailangan niyang itigil o iwasan ang pagkain at saka pag-inom bilang pagrespeto sa buwan ng Ramadan. Okay? Bilang respeto sa pag-ano ng Ramadan. And of course, in the rest of the days of Ramadan, ay obligado siyang mag-ayuno. You know? Then another issue mga kapatid na may kaugnayan dito. Okay? Another issue na may kaugnayan dito, hukmul qada'i alal majnun idha afaq. Now dito pag-usapan natin ngayon yung qada. Anong ibig sabihin ng qada? Yung qada, yun yung kapagbabayad. Okay? Pagbabayad ng pag-aayuno ng isang tinatawag na sabihin natin baliw kapag nanumbalik ang kanyang katinuan sa pag-iisip. So, al-majnun idha afaqa la yalzamu qada'u ma fatahu zaman al-junun. Ang isang baliw daw kapag nanumbalik ang kanyang matinong kaisipan ay hindi kinakailangan sa kanya na ikada niya o palitan niya o bayaran niya ang anumang na-miss niyang pag-ayuno sa panahon ng kanyang kabaliwan. Okay, sa panahon ng kanyang baliw. Halimbawa, 10 days, nabaliw siya. Okay, yung 10 days na ito, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ay hindi na kailangan niya itong palitan. Okay? Hindi na kailangan niyang palitan. Sawaon qalla ma fatahu aw kathur,
ito man ay maliit man, marami man, o di naman kayo sabihin natin ay kaunti ang kanyang na-miss na mga araw sa buwan ng Ramadan. Masabawan afaka ba'da Ramadan aw fi athna'i. Siya man ay sabihin natin ay nanumbalik ang kanyang kaisipan during Ramadan or after ng Ramadan. Okay? So hindi na kailangan niyang ikada ang anuman na kanyang na-miss na pag-aayong sa buwan ng Ramadan sa panahon nung siya ay nasa kabaliwan. You know? At ito ay madhab ng karamihan sa mga ulama. At ito yung piniling opinion ni Sheik Uthaymeen rahimahullah. Okay. Another issue sa bagay na ito, hukmu sami man nawasiyam billayli thumma usiba bijunun walam yufiq illa ba'da ghurubi syams. Ito yung mga issue na details, ika nga, na just in case nangyari sa kanya, mga ganito ganyan, diba? So i-presume natin na nangyari sa kanya, nangyari sa isang tao. So pag-usapan natin yung batas naman ng pag-aayuno sa sino mang nagkaroon ng layunin na magsagawa ng obligadong tinatawag na pag-aayuno sa gabi. Halimbawa sa gabi kasi obligadong kailangan magkaroon ka ng layunin na magsagawa ka ng pag-aayuno para sa isang obligadong pag-aayuno. Pagkatapos ay sumapit siya sa kabaliwan. Ibig sabihin ay naging baliw siya at hindi ito nanumbalik ang kanyang pagiging tinatawag na matino kaisip, matinong pag-isip maliban lamang pagkatapos ng paglubog ng araw. So, di ba yung mga case na ganun, maaaring mangyari sa isang tao, sabihin, a whole day nabaliw siya. Di ba? Nabaliw siya sa whole day. So, maaaring ito ay sasakit o ano pa mang kadahilanan. Di ba? Tapos, yun nga, sa gabi, okay na ang kanyang kaisipan, mag-aayuno siya kinabukasan, pagdating ng bukas, para sa obligadong pag-aayuno. Tapos, after ng fajar, di ba? Nawala yung kanyang matinong kaisipan, nabaliw siya. At pagkatapos ngayon, pag after ng sunset, nanumbalik, di ba? Parang dragon, parang Dracula, di ba? Parang zombie. Okay. So anyway, so anong hukom dito mga kapatid sa pananampalatayang ng Islam? So man nawasiyam billayli thumma asaba biljunun, sino man ang naglayo ng pag-aayuno sa gabi at pagkatapos ay nabaliw siya, walam yufiq illa ba'da ghurubi syams, at hindi na nabalik ang kanyang mabuting kaisipan maliban lamang sa paglubog ng araw, fa inna sawmahu la yasih. Ang kanyang pag-aayuno ay hindi tama. Ang kanyang pag-aayuno ay hindi tama. At ito yung madhab ng karamihan sa mga scholar. Okay? So, pag-usapan natin ngayon yung sabihin natin, hukmu qada'i man kana sa'iman fa asabahu al-junun. Ang batas ng pagbayad, ang batas ng pagkakaba sa sino mang nag-ayuno at pagkatapos ay dinatnan siya ng kabaliwan. Nabaliw siya, ika nga. Nag-ayuno na siya, siguro during the day, then the rest of the day, nasa araw na yaon, okay ah, ay siya ay nabaliw. Okay, nabaliw siya. So, mangkana sa iman, faasabahul junun, sino man nag-ayuno, at pagkatapos ay nabaliw, wala kaba alay. Walang pagkakaba sa kanya. At ito ay mula sa mga madhab ng Hanafiya, Hanabila at iba pang mga ulama. So walang qada sa sino mang nangyari ito. Okay? So alhamdulillah, tapos natin pag-usapan yung pag-ayuno at lahat ng mga issue na may kaugnayan sa isang baliw. Now, pag-usapan natin ngayon yung sabihin natin na may ito yung isa sa mga sub-issue na may kinalaman sa isip, kasi tayo ay sa akal. Tayo ay sabihin natin nasa ano tayo issue ng isip. At lahat ng mayroon tinatawag na lahat ng issue na may halongkatin natin na may kaugnayan sa isip na may kinalaman sa pag-aayuno ay ating pag-uusapan. Now, pag-usapan natin ang tinatawag. Kasi kanina, kabaliwan, ngayon, al-ata. Okay? Al-ata. Al-ata, mga kapatid, al-ata sa luga, literally speaking, ang tinatawag na ata. Ang tinatawag na ata, nuksanul akli min ghairi jununin. Okay? Nuksanil akli min ghairi jununin aw dahshin. Ibig sabihin, nuksanul akli, ibig sabihin mga kapatid,
Ang nuksanul akli, ito yung kakulangan sa isipan. Ito yung kakulangan sa pag-iisip. Subalit, min ghairi junun, subalit, hindi siya umabot sa level ng isang baliw. Okay, may mga ganun tao, di ba? Parang ano ba yan, baliw ba siya? Pero hindi talaga siya baliw. Kasi mayroon siyang ganitong katangian na medyo nakulang yung kanyang isip. Di ba ang propeta masalam, sorry sa mga girls ha, sa mga sister, kayo ay itinangin ni propeta salam, nakisato fil akal. Ang mga kababaihan ay nakisato fil akal. Kulang sa tinatawag na pag-iisip. Not, of course, not literally kulang kaysa pag-iisip na sabihin natin, kasi mas marami may mga tatalino mga sister kaysa sa mga brother. Hindi po ang ibig sabihin, huwag nyo yung misunderstood, ha? Baka mag-react, magbasag kayo dyan ng pinggan. Okay, bakit ganun? Na hindi naman ako, kulang sa pag-iisip. You know, ang ibig po sabihin dito, bakit tinatawag na kulang sa pag-iisip, dinescribe siya ang isang babae, nakin sa itong filakan, nakin sa itong din. Kulang sa din at saka sa tinatawag na isip. Kasi ang katangian ng isang babae ay fickle-minded. Ibig sabihin ay, wala siyang karamihan sa kababaihan ay walang tinatawag na parang hindi constant na pag-iisip. Okay, kaya di pwede maging leader ng babae. Kasi bakit? Paiba-iba ng isip. Paiba-iba ng desisyon. Okay? Hindi matatag ang kanyang tinatawag na desisyon. Kaya meron emotion ang babae, very emotional. Diba? Walang katatagan sa tinatawag na desisyon at iba pa, ay hindi pwedeng maging leader ng isang anuman, ng isang babae. Kaya because of that description. At the same time sa din, bakit siya kulang sa din? Dahil nga yung babae, ay kapag mayroon siyang menstruation, ay hindi siya nag-aayuno at hindi siya nagdarasal. Di ba? Pag mayroon siyang menstruation. So, whereas ka mga kalalakihan, hindi ganun. Kasi kumplito, ika nga, walang excuse sa kanila na hindi magdasal. You know? So, kaya, dinescribe sila na nakisato fil akal wa din. Now, so mayroon mga ganitong case ng mga tao na kulang yung kanyang pag-iisip, subalit hindi siya dumating sa punto ng pagiging baliw. Audashin, ika nga. O di naman kayay, ay hindi siya dumating sa tinatawag na punto ng pagiging tulero. Ano pa mang katulad nito. So yan ang ibig sabihin ng al-ata sa literal na pagpapakahulugan, ayon sa wika. Now, sa istilahan, technically speaking, ang ibig sabihin ng ata ay afatun nashiatun anidhati tujibu khalalan fil akli. Ibig sabihin, ito yung karamdaman, ika nga. Okay? Medyo may kalalaan sa karamdaman sa isang tao, sa kanyang sarili, na nag-uobliga sa isang tao na magkakaroon ng espasyo ang kanyang isip. Magkaroon ang tinatawag na espasyo o puwang ang kanyang isip. Kaya siro sahibuhu mukhtalit al-akli. Na kung kaya, ang mangyari sa isang tao na yaon ay magkakahalo-halo ang kanyang isip. Fayushbihu ba'du kalamihi kalamal ukala. Minsan, sa isang pagkakataon na ang kanyang isip ay katulad ng mayroong ang kanyang pag-iisip ay katulad ng may taong may katulad ng isang taong may nasa tamang pag-iisip. Wabado kalamil majanin. Para magkahalo yung kanyang pananalita, yung pananalita ng isang matinong tao at saka sa isang taong baliw. No, nagkahalo kasi ang baliw, lahat ng kanyang salita ay puro salita ng baliw. Samantalang itong ata ay magkahalo yung salita niya, yung kanyang pag-iisip niya, magkahalo o combination ng isang taong sanity at saka insane at saka sane. Okay? So yun. Insanity at saka sanity. So nagko-combine. Kaya naman hindi siya dumating doon sa antas talaga ng pagiging baliw. So yun ang ibig sabihin ng atal. Mahalaga na intindihan ninyo yung case, yung kalagayan, ika nga na tanataw na taong ito. Now ano ang hukum naman sa pag-aayuno ng ma'atu? Okay, ang taong may ata, ang tawag sa kanya is al-ma'atu. Okay? Al-ma'atu. Al-ma'atu alladhi usiba bi'aqlihi ala wajhin lam yablugh hadd al-junun la sawma alayh wa laysa alayhi qada'un. Ang case daw ng ma'atu, ng isang taong mayroong ata, ay kapag nangyari ito, sumapit ito sa kanyang isip
Malinaw? Na kung saan hindi umabot sa antas ang pagiging baliw, walang pag-ayuno sa kanya at walang pagkakaba sa kanya. Okay? Walang pag-ayuno sa kanya at walang pagkakaba sa kanya. At ito ay ijma ng mga scholar. So alam natin kapag mayroon tayong ganito, mayroon taong ganito, nakakilala natin, either a member of the family o kaya ay kamag-anak o kaibigan at iba pa or kapitbahay, at least alam natin ang batas patungkol sa kanya. Okay? So ngayon, pag-usapan natin, tapos na tayo sa al-ata, pag-usapan natin ngayon sub-issue na may kinalaman sa isip, ay walang iba kundi ang al-kharaf. Qualification lang. So, yes. Exempted din siya tulad din yung majnun? Yes, exempted siya tulad din tinatawag na majnun. Para kalang. Okay. Al-kharaf naman, ito naman yung mga taong ulyanin. Mga taong ulyanin. You know? Ulyanin yun yung alam natin kung ano ang taong ulyanin. Ika nga minsan nakakalimutan, parang ulyanin. Al-ulyan, al-kharafu, huwa fasadul akli minal kibar. Ito yung pagkasira ng isip dahil sa katandaan, dahil sa matanda na siya. Okay, ito ay nangyari na may mga taong nabata pa pero parang ulyanin. So parang ulyanin lang siya, para siyang mayroong katangian siya ng ulyanin kasi makakalimutin. Pero hindi talaga siya ulyanin, katangian lamang niya ito. 'Di ba? At 'yan ay masasabi natin katulad ng sabi natin sa isang ayatul munafiqin. 'Di ba? Ang palatandaan ng isang munafik ay tatlo, nakalagay sa hadith. Kapag nagsalita ng sinungaling, kapag pinagkakatiwalaan ay hindi tumutupad sa kanyang ipinagkakatiwala sa kanya, traitor siya at iba pa. So sa isang, yan ang munafik, yan ang katangian ng isang munafik. Now sa isang Muslim na hindi munafik, tapos merong ganito na katangian, meron siyang katangian pero hindi siya munafik. Alam natin yan. Okay? Not unless kapag lahat ng itong attribute na ito ay pinamumuhay niya, ay munafik talaga siya. Pero kapag, kasi minsan tao nagkakamali tayo, hindi tayo munafik, pero yung ugali ng isang munafik naadap ng isang Muslim. Okay, so ang masasabi natin sa kanya, yung kanyang tinatawag na gawain na yun ay mula sa palatandaan ng munafik, pero hindi siya munafik. Malinaw? Ganun, katulad ng case na ito, ulyanin ng isang tao, pero hindi siya tinatawag na ulyanin talaga. Yung katangian ng pagiging ulyanin ay nasa kanya, pero hindi siya ulyanin. Kasi ang ulyanin ay ito ay sa definition ng ang kharaf sa mga Arab, ng mga Arab, ito yung pagkasira ng isip ng isang tao dahil sa katandaan. Okay, talagang totoong ulyanin na talaga. Okay? Now, ano naman yung pataw o habatas sa pag-ayon ng isang mukharrif? So, ang tawag sa mayroong al-kharaf ay al-mukharrif. Al-mukharrif. Al-mukharrifo. Na kung saan ito yung taong tinatawag na ulyanin. You know? Na ang pataw sa kanya, laysa alal mukharrifu sawmun wala qada'un. Ang sa isang asa matatanda, ika nga, na ganito ang kanyang case, ulyanin talaga, ay walang pag-ayuno sa kanya at walang qada sa kanya. Agos ito ay ikhtiyar bin Baz, rahimahullah. You know? Okay. So yun mga kapal sa panapalatin. So walang pag-ayuno sa kanya. Ano mangyari sa kanya? So sabi ng ibang mga ulama, kapag halimbawa mayroon tinatawag na ganito ay may ibang mga ulama na gaano lang magano sa kanya, magpapakain na lamang. May mga ulama na wala, kahit pagpapakain ay wala sa kanyang pananagutan, hindi pananagutan niya yun. Yaong mga mayroon tinatawag na ano nang pagpapakain, yaong sa mga matatanda na nasa pag-iisipan ng okay pa yung kanyang isip at wala siyang kakayahan na magsagawa ng pag-aayuno. Okay? So yun yun. At anyway, ikhtiyar sa mga skola. Now, pang sumunod na sub-issue mga kapatid, hinggil sa may isa kaisipan, ay yung zawal al-akli bil-igma. Ito yung sa Bisaya pa na kuyapan. Okay? Yung tinatawag na bil-igma. Igma. Na kuyapan ba? Ibig sabihin na himatay. Okay? Pagkawala ng isip dahil sa himatay. Dahil sa pagkahimatay. So ano ang hukum? Hukmu man nawa sawm thumma ughmi alayhi jami'an nahar. Ano ang batas? Ika nga sa sino mang nag-ayuno at pagkatapos ay nahimatay siya sa entire day ng Ramadan. Entire day ng Ramadan. Okay?
makalimutin, hindi ulyanin. Ayun, tama, tama si Ibrahim Agubar. O, sa isang tao na, sa isang ano na medyo wala pang bata pa, okay, ay makalimutin laang, hindi naman ulyanin. Diba, masyarat barakala. Okay. So, idha istaw'ab al-igma'u jami'an nahari, kapag ikang ay ugmi alayhi fi qabla al-fajri, ibig sabihin kapag nangyari sa kanya ang pagkahimatay sa isang tao sa entire day nung Ramadan na yaon, at pagkatap, ibig sabihin ay ugmi alayhi qabla al-fajr, ibig sabihin ay yun nga, nakuyapan siya bago ang tinatawag na fajar, bago sumapit ang fajar. Okay? Walam yufiq illa ba'da ghurubi shams, at hindi na nabalik ang kanyang sabihin natin ang kanyang isip maliban lamang na paglubog ng araw, fala yasihu sawmu, hindi tama ang kanyang pag-ayuno, hindi wasto ang kanyang pag-ayuno, wa alayhi qada hadha al-yawm, at yung araw na yaon ay ikakada niya, papalitan niya pagkatapos ng buwan ng Ramadan, at yan ang madhab ng karamihan sa ating mga scholar. No? Hukmu man nawasawm thumma ugmi alayhi juz'a minan nahar. So kanina kung entire day siya nakuyapan, mashallah tabarakallah, grabe siguro ang paghahampas sa kanya, ano pa man, o bakit siya nakuyapan, ano man ang kadahilanan, it doesn't matter, wala tayong pakialam dyan. O ano man ang kadahilanan. Ang mahalaga, nahimatay siya. Ngayon, ito naman, sa case naman ito, nahimatay siya na bahagi lamang ng araw, hindi entire day. So ano mangyari sa kanyang pag-aayuno? Okay? Idha ugmi alayhi thumma afaqa juz'an minan nahar, kapag nahimatay siya at pagkatapos ay nanumbalik ang kanyang isip na sa bahagi ng araw na yaon, juz'an minan nahar, bahagi siguro, ang mahalaga, part ika nga, part ng araw na yaon ay nakuyapan, nahimatay siya, and part ng ano noon ay nanumbalik ang kanyang pag-iisip. Ibig sabihin, nangyari ito, panumbalik ng kanyang pag-iisip bago pa dumating ang paglubog ng araw. Okay. Fasiyamuhu sahihun. Ang kanyang pag-aayuno ay sahih. Tama. Okay? Tama. Wala qada alay. At hindi siya nangangailan. Hindi na kailangan niya magkada. Wahuwa madhab al-Shafi'i wal Hanabila. At ito yung madhab ng mga Shafi'iya at saka mga Hanabila scholar. Uli na mga kapatid. So, ibig sabihin, ang kanyang pag-aayuno ay tama. Iko-continue niya on. At hindi na siya magkakada. Sapagkat yun ay tamang pag-aayuno. Hukmo man zala akluhu wa faqada wa'ya bisabit takhdiri bil bangj. Ibig sabihin, ano naman ang kaso or hukom na sa sino mang nawala ang kanyang isip, nawala ng kaisipan, nawala sa kanyang isip ika nga, o di naman kaya ay yung kanyang kamalayan ay nawala na dahil sa mga anesthesia o katulad nito. Diba? Yung mga case, diba? Yung tanong nyo ata last ano natin, yung ano natin ay tungkol sa anesthesia. Na halimbawa, nahimatay kang isang tanatawag na ano ba, nawala ang kanyang isip ika nga dahil sa anesthesia. Wano mang katulad nito. No? Okay. So, ano ang hataw dito mga kapatid? Man zala akluhu wa faqada wa'yah bisabi tahdir bil bangsh fahukmu hukmul igma. So, ang case niya ay katulad ng case nung tanatawag na igma, na himatay. Okay? So, masabi natin dito, kapag halimbawa, bago mag-fajar, tapos dahil sa anesthesia, ay nawala ng kanyang, inawala siya sa kanyang, sabihin natin, kamalayan, ika nga nawala ang kanyang kamalayan, o ang kanyang isip, dahil sa bagay na ito, entire day, okay, entire day din, ang kanyang tanatawag na sabihin pag-ayuno ay hindi tanggap. Ibig sabihin, wala siyang, sira na yung pag-ayuno sa araw na yaon. Kinakailangan niyang ikada. Okay? Subalit, katulad din ng nahimatay, kapag bahagi lamang ng araw nangyari sa kanya ito, then after that, ay nanumbalik ang kanyang katinuan o ang kanyang kamalayan, then ang kanyang pag-aayuno ay tama at hindi na nangangailangan ng qada. Okay, yun po yung sa hope na naging malinaw doon sa case na nagkaroon ng anesthesia. Now, pag-usapan natin na another sub-issue na may kinalaman sa isip, kasi lahat ay may kinalaman sa isip yung ating tinatawag na ano ngayon, issue. Ano, faqdu dhakira. Okay, pag-usapan natin ang tanatawag na faqdu dhakira. Ibig sabihin ng faqdu dhakira ay yung nawala ang kanyang memory. Okay, nawala ang kanyang memoria. Okay, anong tawag natin dito? Amnesia ba? Amnesia ba ang tawag dyan, mga kapatid? Amnesia? Yes. Yes, mashallah. Okay, faqdu dhakira. Ibig sabihin, yung tanatawag na tao na nawala ang kanyang
O mayroon siyang amnesia. Okay? Now, man usiba bifukdani adh-dhakira, sino man nakaranas nito mga kapatid, falaya jibu alayhi sawm, hindi obligado sa kanya na mag-ayuno. At ito yung ifta ng lujdad daima at saka ni Ibn Uthaymin rahimahullah. Okay? Hindi obligado sa kanya ang tinatawag na pag-ayuno kapag siya ay mayroong amnesia. Amnesia. Okay? Then pag-usaw, another sub-issue na may kinalaman dito, al-iqama. Al-iqama. Ang ibig sabihin ng al-iqama, yajibu sa mo al-muqim, sa isang taong hindi traveler, dweller ika nga, inhabitant. You know? Obligado sa isang tao na hindi traveler na mag-ayuno. Ito ay ijma ng mga ulama at walang issue sa bagay na yan sapagkat yan ay pinagkasunduan ng mga ulama. Malinaw yan sa atin. Then, another issue mga kapat, sub-issue, al-qudratu al-sawm. Okay, ito yung tinatawag na, ibig sabihin, pang-apat itong ikama, pang-apat na kondisyon. Pag-apat na kondisyon ng pag-ayuno, obligado ng pag-ayuno ay walang iba kundi ay kailangan di siya traveler. Okay? Dahil sa isang taong traveler ay hindi obligado sa kanyang pag-ayuno. Now, pang-sampu naman, ay walang iba, ay sorry, pang-lima pala, kasi pang-apat ito. Pang-lima na kondisyon, al-kudratu al-asom. Ang kakayahan sa tinatawag na al-kudra al-asom. Kakayahan sa pag-ayuno. Okay? Al-kudra al-asom, la yajibu, somu illa al-akadir. Hindi obligado sa isang ang isang pag-ayuno maliban lamang sa may kakayahang isagawa ito. Na mayroong fayda dito, ashabul mihan asyaqqa dakhiluna fi umumil mukallafin. Yaong mga may mga profession, nasa profession ika nga na kung saan mabigat na profession, na kung saan ay sila ay kung saan sila ay tinatawag na napapaloob sa mukal na pagiging mukallaf o may pananagutan. So ibig sabihin sa mga taong may trabaho, lalo pat sa araw, ika nga, at ang kanilang profession o nature ng kanilang trabaho ay napakabigat sa tindi ng sikat ng araw, pagpapasan at iba pa, sobrang bigat, ika nga. Sila ay, mabigat man ang trabaho nila o hindi mabigat, sila ay included doon sa sinabing mukallafun. Ibig sabihin, included sa mga tao mayroong pananagutan. Mayroong tinatawag na pananagutan. Walaysu fi ma'na al-marada wal-musafirin. At hindi sila kabilang sa kahulugan ng at hindi sila kabilang sa kategorya ng mga may karamdaman at saka mga traveler. Okay? Hindi, kasi iba yung kategorya ng mga may karamdaman at saka traveler dahil sila ay tunay na excuse sila ika nga sa paging obligado ng pag-ayuno. You know? At kinakailangan na lamang nilang ikada ito pagkatapos ng Ramadan o kaya ay pagkatapos sa siya manumbalik sa kanya ang kagandahan ng pangatawan o kalusugan ng kanyang katawan. Fayajibu alayhim tabyitu niyati sawmi Ramadan. Na kung kaya obligado sa kanila na maglayon sa gabi para sa pag-ayun ng buwan ng Ramadan. Wa ay yusbihu sa'imin at sila ay mag-ayuno pagdating ng araw. Lakin man ya'mal bi ihda al-mihan syaqqa wa yadurruhu tarku amali. Subalit kapag sa sino mang nagtrabaho sa mga tao na kung isa man sa kanila isa man sa mga may mga profession na mabibigat, fayadurru tarku amali, at magkakaroon ng kapahamakan ika nga sa kanya kapag iniwan niya ang kanyang trabaho, wa khashya ala nafsihi talaf athna an-nahar, at the same time ay nangangamba siya na baka marahil ika nga mapahamak siya, masira siya kapag nag-ayuno siya sa tinatawag na araw, aw lahu ka masyakatin azima, o magkakaroon ng matinding pasanin ika nga kapag nang ginawa niya ang pag-aayuno during the day, then fa innahu yuftiru ala qadri hajati. Sa ganitong kalagayan ay ibig sabihin ay ibibreak niya ang kanyang pag-aayuno sa abot ng kanyang tinatawag na pangailangan, bima yadfa'u al masyakka faqat, upang sa ganun ay mapigilan ang tinatawag na yun nga yung pasanin, matinding pasanin at kahirapan o kagipitan. Thumma yumsiku biqiyati yawm ila gurub. Subalit pagkatapos na mag-iftar siya ay kailangan pa rin ipagpatuloy niya ang pagtigil sa pagkain sa kapag-inom kapag hindi niya kinakailangan. Okay? Hanggang sa paglubog ng araw. Wa yuftiru ma'an nas wa alayhi al-qada. At pagkatapos mag-iftar siya kasama yung mga tao, at the same time, ikakadanya yung tinatawag na pag-ayos sapagkat yun ay sira. Sira na dahil nga uminom siya o kaya kumain siya. Okay? So yun ang case.
Yun ay case kapag may mga tao kasi na nasa kasagsagan ng ganitong trabaho. So balit, kaya naman nila magtrabaho. Hindi pa nga nila nasubukan, umaaray na agad sila, nagre-reklamo na agad sila na kailangan putulin ng pag-aaral because of the nature of my work. Hindi ganun. Okay? So ang advice ng mga ulama natin, kapag ganito ang mangyari sa kanya ay mag-ayuno pa rin siya. Magkaroon siya ng layunin sa gabi. At the same time, itry niya mag-ayuno ika nga sa araw. Then pag dumating yung matinding gutom sa kanya dahil nga sa kanyang trabaho, then kinakailangan siya mag-take ng food or kaya inumi ng panang, okay, uminom siya, which is ako din lamang sa kanyang pangalan ito in order to survive. Para lamang sabihin natin ay mairaos siya ang kanyang tanatawang na buhay sa bagay na yaon. And then pag na isa katuparan niya yaon, nakuha niya yung kanyang pa, medyo nakarelief na siya ganon, i-continue pa rin niya yung tanatawag na pagpigil sa pag-inom at sa kapagkain, sa mga natitirang oras sa araw na yaon hanggang sa paglubog ng araw. At mag-iftar siya kasama yung mga tao, subalit kinakailangan niyang bayaran pa rin yung araw na yaon. Okay? So hope na maging malinaw sa inyo mga kapatid sa pananampalataya sa bagay na ito. Now, pag-usapan natin ngayon yung tinatawag na sabihin natin. At yan ay inakal ng ijma. Ito ay tinatawag na ijma ng mga ulama. Okay? Na la yajibu samu illa ala qadir, na walang pag-aayuno, hindi obligado ang pag-aayuno sa isang tao maliban lamang sa sino mga may kakayahan. Now, pang-anim, mga kapatid sa pananampalataya sa na kondisyon sa paging obligado ng pag-aayuno, at-taharatu minal haydhi wan nifas. At-taharatu, ibig sabihin, yung tinatawag na okay, yung kadalisayan at kalinisan ng isang babae, of course, sa isang babae muna sa tinatawag na haydh at saka wan nifas. Ibig sabihin, kadalisayan ikangap ng isang babae mula sa kanyang menstruation at saka positive bleeding. Ang nifas, ito yung pagdurugo na sanhi ng panganak. Okay, ang tawag dyan is nifas. Okay? Ang tawag sa tinatawag na babae na mayroong menstruation is haid. 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 Kapag menstruation ng babae na mayroong haid ay haid. Okay. Una, istirato taharato min al-haid wa nifas. Pagiging obligado o ginawang obligado ang kadalisayan at kalinisan mula sa haid at saka mula sa nifas. Yustaratu li wujubi sawmi ala al-mar'ati taharatuha min ad-dami al-haid wa nifas. Nga, condition sa isang babae kailangan malinis siya bago inobliga sa kanya ang pag-ayuno. Nakalal ijma ala dalik, ito ay ijma ng mga ulama. Okay, now gusto ko lamang maano dito yung punto na ito, ma-emphasize sa mga kababaihan. May mga kababaihan halimbawa na ang akala nila ay saka pa lamang obligado siya mag-aayuno pagkatapos ng pagligo, hindi pagkatapos ng menstruation. No. Maling ito yung mga maling pananaw ng babae. Okay? Hanggat ang babae ay nawala na ang kanyang menstruation, ito ay sa pamamagitan ng pagkakita ng tinatawag na yung bayda, kusatul bayda. Yun yung tinatawag na white liquid ika nga, na lumalabas sa ano ng babae, sa puwerta ng babae pagkatapos ng kanyang menstruation. Pag ito'y nangyari sa kanya, alam niya na tapos ang kanyang menstruation, tumigil na ang kanyang menstruation, ang pagiging obligado ng pag-aayuno ay naipataw sa kanya. Kahit pa bago, kahit pa hindi pa muna siya maligo. Okay? So may mga tao na gumagawa ng tricks. Nakala nila na magiging obligado lamang sa kanilang pagdarasal. O di naman kaya sabihin natin ay ang tinatawag na pag-aayuno kapag pagkatapos ang pagligo. So ang ginagawa nila ngayon para maka-free sila doon sa isang pagdarasal o di naman kaya sa isang pag-aayuno saka pa lang maligo sa araw ng Ramadan. Na alam niya na natapos na ang kanya at tumigil na ang kanyang regla, okay, sa gabi ng Ramadan. Tapos naligo siya sa araw. So yan po ay maling-mali po yan. You know? Yan po ay tinatawag na maling katuruan at maling pag-iisip. Okay. Napag-usapan natin ngayon. Okay, may mga tactics, mga tactics yan mga sister. Subhanallah. Naway sila ay patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala at kaalaman sa Islam. Siguro, yan ay maasiguro misinformation ika nga, dumating sa kanyang maling turo o di naman kaya ay hindi niya napag-aralan yun, buong akala lamang niya. So, bagay na ito ay kinakailangan ika nga ng sabihin natin paglilinaw. Now, hukmo sa may haid iwan nufasa. Pag-aayon ng isang babae na mayroong buwan ng dalaw at saka
nufasa. Ang nufasa ay plural ng tinatawag na nifas. Okay? Nufasa. Ibig sabihin, may mga babaeng mayroong nasa kalagay ng nifas. Now, yahrumu sawmu fardu wa naflu. Ipinagbabawal sa isang babae na mag-ayuno, obligatory man o voluntary, na sila'y mag-ayuno ng obligatory, ng sabi natin, ng mayroong kalagayan ng menstruation at saka post-natal bleeding. You know? Lawala yasihu sawmuhuma. At hindi rin tama kahit mag-ayuno sila dahil mashallah yung kanilang iman. Ang iman ni sister, mashallah, tabarakallah. Di ba pati mayroon siyang menstruation, siya ay nag-ayuno. Mashallah, tabarakallah. Okay, sasabihin niya, kulang pa sa akin yan. Wow, hindi ikaw na. Okay, anyway. So, bagamat kahit pa maganda ang kanyang layunin, ika nga, di ba? Kahit pa ang kanyang layunin ay for the sake of Allah, hindi pa rin tama ang kanyang pag-ayuno. Bagus, sinabi ng ibang mga scholar, na kapag ginawa ito ng isang babae na sa kabila ng mayroon, alam niya at batid niya na hindi siya pwedeng mag-ayuno, na meron siyang buwan ng dala or prostatal bleeding, ika nga, ginawa pa rin niya ito sa kabila nito, magkakaroon siya ng kasalanan sapagkat yun ay paglabag sa utos ng Sharia. Okay? Kahit pa maganda ang kanyang layunin, pero sa kabila nito, paglabag naman sa batas ng Sharia ang kanyang ginagawa, useless yun. Magkakaroon siya ng kasalanan anumang paglabag sa batas ng Sharia. Wa alayhi mal qada, asya ay magkakada. Pero mo hindi patanggap ang kanyang pag-aayuno, mayroon pang paglabag sa batas ng Sharia, magkakada pa siya. So wag pasikat, sister. Okay? Wag pa ano ba, yung bang to prove ika nga na ikaw ang iman mo ay malakas, mashallah, pwede mo namang i-prove malakas ang iman mo sa ibang paraan eh, sa tamang kaparaanan at hindi sa ganitong kaparaanan. Okay? At yan ijma. Ijma ng tinatawag ng mga scholar sa bagay na iyan. Now, pag-usapan natin yung sub-issue na may kinalaman sa menstruation at sa kanifas. Hukmu imsakul bakiyatil yawm idha tahurats al-haid awin nufasa athnaa nahari Ramadan. Ang batas ng pagpigil sa kanyang sarili na makainom o kay makakain sa mga natitirang araw sa araw na yaon, mga natitirang oras sa araw na yaon, kapag ang isang babae ay naging malinis na during the day. O kaya ang isang isang tinatawag na ashabun nifas, ika nga, okay, ashab ay sabihin ay sahibatun nifas, meron sa kanilang postnatal bleeding, nangyari ang kadalisayan at kalinisan sa kanila during the day. Okay? Tapos ano ang gagawin nila sa the rest of the hour? Okay. Now, idha tahurat al-haidu aw an-nufasa athna'a nahar Ramadan, fakhtalafa ahlu al-'ilm fi hukmi lazum al-imsaki 'alayhima 'ala qawlayn. Kapag ang isang babae ay naging malinis na mula sa kanyang menstruation o kaya ay postnatal bleeding during the day of Ramadan, ang mga scholar ay hindi nagkakasundo-sundo sa batas sa pagpigil, ika nga, o pag-iwas na siya makakain o makainom. Okay? So, ang unang pananaw, la yalzamu imsaku baqiyatul yawm. Hindi kinakailangan sa isang babae na ganito ang kaso na siya ay pigilan niya ang kanyang sarili na uminom at saka kumain. It makes sense. Kasi nung meron pa siyang tinatawag na ano, meron menstruation siya, halimbawa, meron siyang menstruation hanggang sa tanghali. Pwede pa siyang kumain eh. Okay? Pwede siyang tinatawag na kumain at pwede siyang uminom sapagat dun sa kalagayan niya. Alam nga, tapos after noon na naging malinis siya, ipapataw sa kanya ang hindi pagpigil ng paggayat. Diba? It makes sense. Ika nga, hindi makatarungan na kanina pwede siyang kumain, 'di ba? Which is during the day sa umaga. Tapos noon pag nung naging dalisay siya, tapos the rest of the remaining hour doon sa araw na yaon ay ititigil ang kanyang pag-ayo, ititigil ang kanyang pagkain. Para namang saan yung hustisya diyan? Kaya ito yung tinatawag na unang opinion, mga kapatid, pananampalatayang Islam. Kaya na ito yung opinion ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Pangalawang opinion ng mga ulama, yalzamuhuma limsak. Kinakailangan pa rin yan, tinatawag na, sabihin natin ay itigil niya ang pagkain niya, iwasan niya ang pagkain niya, saka ang pag-inom. At ito ay bilang paggalang sa buwan ng Ramadan. So, nasa sister na yan. Kung saan siya susunod na opinion, kung saan siya masayagid, supportahan na lang natin siya para walang gulo. Okay? So, yun, nasa kanya yan kung saan siya susunod sa opinion na ito. Of course, pag-usapan natin ang another issue na may kaugnayan dito, mga kapatid, hukmo tanawul al-mar'a hububa man al-haydi min ajli an tasuma shahra kamilan duna inkita. Ano naman ang batas ng isang babae nagtitake ng kanilang mga gamot? Meron silang mga certain na gamot
na kung saan ay ang gamot na ito ay ang objective nito ay para mapigilan ang kanilang menstruation. Okay? May mga ganun, di ba? May mga, I think meron mga sister ganun na iniinom ninyo? Meron po, Ustad. Pag hads po na gusto mong pigilan, hindi dumating sa'yo, naiinom ka doon, tapos hindi ka dadatnan pag nag-hads ka. Hmm, okay. So ito naman sa pag-aayuno, kapag ginawa niya yung magito sa pag-aayuno. Halimbawa ay meron siyang rason, halimbawa na gawin niya ito, kaya mas naisin niyang huminom na lamang ng mga tableta para sa ganun matigil ang kanyang pagkakaroon ng menstruation, para lang may pagpapatuloy niya ng yung buwan, entirely ang kabuuan ng buwan ng Ramadan sa pag-aayuno. So ano yung batas dito, mga kapatid? Yajuzu istimalu dawain mubahin litakhir al-haydi sawa'un kana dhalika fi Ramadan min ajli an tasuma shahra kamilan ma'an nas aw fi ghayrihi min al-awqati. Ibig sabihin, pinapahintulutan, basically pinapahintulutan sa isang babae ang paggamit ng mga tableta o sabihin natin gamot upang sa ganun may antala ito yung kanilang menstruation, ito man ay sa buwan ng Ramadan o di naman kaya ay sa labas ng Ramadan. Okay, sa anumang kadahilanan, upang sa ganun ay makapag-ayuno siya ng kompleto, ng ganap, entirely sa buwan ng Ramadan kasama ang mga tao. O di naman kaya ay sa ibang mga araw, tulad ng Hajj halimbawa. In umina bid darar. Kung mayroong tinatawag na dabit dito, kung hindi nakakapipinsala sa kanya ang pag-inom nito. Pag hindi nakakapinsala sa kanya, either physically or sa mga organ niya o anumang katulad nito. At ito ay sabihin natin na itika nga, na itala sa mga fuqa ng Hanabila, at ito yung pinisik bin Baz rahimahullah. Na mayroong ano dito, mayroong tinatawag na remarks, mga kapatid, nabanggit sa isang aklat ng Muwahib al-Jalil, sinabi ni Ibn Rushd, sabi niya, so ila Malik, tinanong si Imam Malik rahimahullah anil mar'ati, tungkol sa isang babae, takhafu ta'jila al-hayd, na siya ay naangamba at natatakot sa tinatawag na pagkakaroon ng menstruation. Okay? Fayusafu laha sharabun tashrabuhu litakhir al-hayd, na kung kaya ang ginagawa sa kanya ay umiinom nga siya o pinainom siya ng mga inumin o kaya ng mga gamot upang maantala ang kanyang menstruation. Kala laysa dhalika bisawab, sabi ni Imam Malik rahimahullah, actually yan ay hindi tama nagawain wakarya, at ito ay kinamumuhian niya, kinapupuutan niya yung practices na ito ng babae. At sabi ni Ibn Rushd, innama kariha makafat an tudkhila ala nafsi ad-dararan bidhalika fi jismiha. Kinamumuhian niya ito, bakit? Nangangamba ang mga scholar natin, especially Imam Malik rahimahullah, na ang bagay na ito ay magbibigay ng kapinsalaan at magbibigay ng tinatawag na kapahamakan sa isang babae. Pakatandaan natin, sister, anumang bagay nagbibigay sa isang tao ng kapahamakan at kapinsalaan, ipinagbabawal ito ng Islam. Ang sabi ng Allah, la taqtulu anfusakum, la tulqu bi aydikum ila tahluka. Huwag ninyong ilagay at itapon ang inyong mga sarili sa kapanganiban o kapinsalaan o kapahamakan. Huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. At yan ay batas, malino na batas sa tinatawag na Islam. Walang duda, mga kapatid. And at the same time, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung bagay na ito ay sabihin natin nature ng isang babae. Kaya nga, yan ay, alam mo, yan ay tinakdana ng Allah sa isang babae na magkaroon ng ganito because of the beautiful reason, ika nga. Dahil sa napakagandang dahilan. Dahil sa kamangha-manghang kadahilanan. Dahil sa nakakabuting kadahilanan. Mantakin nyo, kayo lang ang meron nito, kami wala. Merong reason ito. Ito ay nature sa isang babae. At ang nature na ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang naglikha nito. Siya ang nag-design ito ng, sa kababaihan. Ito ay isang ganap at ito ay isang kabutihan ng isang babae. Ang pagkakaroon nito. Okay? Na kung kaya makapal sa pananampalatayang Islam. So ang ginawa ngayon, anumang paglabag at anumang pagkontra sa nature na yaon, alam niyo ba anong ano ito? Ito ay bagay na nakapipinsala. Kasi kinukontra mo yung nature na binigay sa'yo ng Allah eh. Okay? Kinukontra mo yan. So pag once na kinukontra mo yung nature na binigay sa'yo ng Allah, walang duda, ay mapipinsala ang isang tao. Katulad halimbawa, di ba? Sa isang tinatawag na lalaki, nature sa kanya ay walang kasarian na katulad ng sabihin natin ng babae.
No. Katulad na nagpapa-transplant sa ngayon, in-against sa iyong nature na pagkakalikha sa kanya. Ay walang duda, mauhulog sa kapinsalaan, mga kapal, sa panampalatay ng Islam. Kaya naman, si Sheik Uthaymin, Wajazima ibn Uthaymin, biwako idharar. At talagang sabi ni Sheik Uthaymin, talagang ako'y naniniwala, tiyakan ako'y naniniwala ng isang babae kapag ginawa niya ito, ay siya ay malalagay sa kapanganiban at sa kapahamakan. Okay, faqala, sabi niya, alladhi ara anna al-mar'ata la tastamilu hadhihi al-habub. Ako ay ang aking pananaw hinggil dito, ang aking opinion na ang babae ay hindi narapat na gumamit o mag-take ng tinatawag na medicine para lamang sa bagay na ito. La fi Ramadan wala fi ghairi. Para man sa Ramadan o di naman kaya sa tinatawag na labas ng Ramadan o Hajj. Li'annahu thabata 'indi min taqrir al-atibba annaha mudirratun jiddan. Jiddan alal mar'a. Sapagkat nakarating sa akin at naitatag, nakarating sa akin mula sa mga desisyon at mula sa mga tinatawag na kumpirmasyon ng mga atiba, mga doktor, mga dalubhasa, na ito ay walang duda daw ay talagang nakapipinsala sa katawan ng tao, sa katawan ng babae. O sa mga doktor dyan, alam nila itong bagay na ito, na ito ay nakakapinsala. You know? Okay. Alarrahimi, nakakapinsala sa kanyang uterus, nerves, ikang wala asabi, wadami sa kanyang dugo, wa kullu shay'in mudirrun fa innahu manhiyun an. At lahat ng bagay, default, basic, ika nga, rules, na lahat ng bagay na kapinsala sa isang tao, ipinagbabawal sa batas ng Sharia. Okay? At yan ay po malinaw, mga kapatid. Na kung kaya, sa isang babae, may payo-payo natin, ika nga, so bakit mo iaantala ang tinatawag na ano? Bakit mo gagawin yun? Alimbawa sa buwan ng Ramadan. Diba? Magtitake ka ng gamot para lamang maantala ito. At pagkatapos ay, ipagpatuloy mo yung entirely Ramadan, pag-ayuno ka. So bakit mo gagawin ito? Diba? So which is ni'man na sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Yung bagay na ito. So huwag mong kontrahin ang nature na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ganun hindi ka mapinsala. So yung mga kapatid sa panampalatang Islam. Then of course, pang pito na condition, mga kapatid, obligaduhan ng pag-aayuno, an-niyatu fi sawm. Ito yung tinatawag na sabihin ikapito. An-niyatu fi sawm. Ang layunin sa tinatawag na pag-aayuno. La yasihu sawmu biduni niyya. Hindi tama at hindi tanggap ang pag-aayuno ng walang layunin, ng walang niyya. At ito ay itifak ng madhahib al-fiqh al-arba. Ito pinagkasundo ng apat na madhab. Okay. Hukmo tabitun niyya. Hukmo tabitin niyya. Pag-usapan natin yung tinatawag na pagkakaroon ng niyya sa gabi para sa pag-aayuno. Yajibu tabitun niyati minal layli qabla tulu'il fajri. Obligado na magkaroon ng layunin sa gabi bago ang pagsapit ng fajar. Bago sumapit ng fajar, kinakailangan maglayon ka na ikaw ay mag-ayuno kinabukasan. At ito ang madhab ng jumhur. Majority sa mga madhab, ito yung tinatawag na batas. At of course, hukmu tajdidin niyya fi kulli yawmin min Ramadan. So, ngayon naman, sub-issue na may kinalaman dito, ano ang batas naman na yung bang renewal? I-renew mo yung intention mo every night of Ramadan. Every night of Ramadan. Okay? Kasi sinasabi natin dito, ang intention sa gabi, ika nga, para sa tinatawag na Ramadan, para sa pag-aayuno, kinabukasan, para sa obligadong pag-aayuno, kinakailangan mong gampanan yon, na magkaroon ka ng layunin, na mag-aayuno ka kinabukasan. Subalit, ang issue na ito ay yung renewal of intention. Okay? Gabi-gabi na lamang ito yung ating tanataw na gagawin. Gabi-gabi. Now, dito mga kapatid, ikhtalafad ahlul ilm fi istirati tajidin niya fi kulli yawmin min Ramadan ala kaulain. So, sa punto na ito ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan yung mga ulama sa dalawang pananaw. Al-kaulul awal, yustirati tajidin niya li kulli yawmin min Ramadan. Kondisyon sa opinion na ito, kondisyon ang renewal of intention every night. Okay, every night sa Ramadan. Okay? So, ibig sabihin, every night, kailangan magkaroon ka ng tanataw na layunin, ikangaw, na mag-ayuno ka kinabukasan. Ano na? At yan ay bagay na sabihin natin, madhab ng jumhur, karamihan sa mga ulama, karamihan sa tinatawag na mga scholar. Al-qawlu thani, pangalawang opinion, anna ma yustarata fihi at atabu, takfi an-niyatu fi awalihi. Ibig sabihin, ang kondisyon dito yung continuity ika nga. Okay? At sapat na sa kanya ang tinatawag na paglayon niya sa umpisa ng gabi ng Ramadan. Halimbawa, assuming na bukas ang fasting, magsisimula ang puwasa ng buwan ng Ramadan.
So sa gabing ito, pwede kang maglayo ng sabihin natin ng tanatawag na tuloy-tuloy na pag-aayuno. Okay? Halimbawa, maglayo na ako bukas, inshallah, sa ililigay ko sa aking isip, sa aking puso, na mag eh, maglalayo na mag-aayuno ako sa kabuuan ng buwan ng Ramadan. Continue. Sa kabuuan ng tinatawag na Ramadan. Okay? Fa'idha in qata'atatabu li'udhrin yubihuhu, subalit kapag nawala ang tinatawag na continuity o pamamalagi ikangag ng layunin na ito dahil sa kadahilan ng pinahintulutan sa kanya, thumma ada ila sawm, at pagkatapos ay babalik siya sa pag-aayuno, fa inna alayhi ayujaddid niyya. Sa bagay na ito, siya ay magkaroon ng renewal na intention. So for just in case, halimbawa, maglayan ako siguro kasi sa month na ito meron akong travel. Ang travel na ito ay kinakailangan ko, for example, halimbawa para sa pagtatrabaho, halimbawa dahil kinakailangan, okay, dahil sa kaalaman o naman katulad nito. So siguro magfa-fasting ako siguro mga hanggang 2 weeks ng buwan ng Ramadan. So naputol yung continuity sa entirely ng Ramadan. Okay? So hanggang tawag na 2 weeks lamang. After that magta-travel ako, hindi ako mag-aayuno. So kapag nangyari ito, okay, naganap nga ito, tapos halimbawa after 2 weeks nag-travel siya, then mga kalaunan bumalik siya ikang at hindi na siya traveler, then kailangan niyang i-renew ang kanyang layunin. Okay, sapagkat naputol yung continuity. Ninaw? So ito yung punto ng mga ulama, mga kapal, sa pananampalatayang Islam. Okay? So kung hindi man sapat na ika nga na maglayon siya sa unang gabi pa lamang, maglayon siya na mag-ayuno siya para sa kabuuan ng buwan ng Ramadan. Ninaw? So inshallah, hindi natin natapos yung mga issue ito. Actually, maraming mga issue na dapat natin matutunan, mga kapatid, bago tayo pag-usapan yung rukun, mga haligi ng tinatawag na saum. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Hope na malinaw sa inyo. Mayroon bang katanungan, inshallah, bindila, bago tayo dadako, magkaroon muna tayo ng 5 minutes na break. Okay, bago tayo. Ustad, kung magtanong sa red. Yes, Aliyah, fadal. Ustad, halimbawa yung hajj, okay, dinatnan ka, tapos akala mo, tapos na, naligo ka na. Kasi intention mo magpa-fasting ka na. Tapos nag-fasting ka na. Nung kinagur, halimbawa, parang may spotting, nag-spotting ka, halimbawa, ano yun, i-continue ko pa din yung fasting ko, pwede pa rin ako mag-pray o i-break ulit? Okay, ang depende sa spotting yan. Okay, sa isang babae, kinakailangan niyang matukoy ang pagkakaiba ng dugo ng haid at saka istihaba. Dalawang klase ng dugo, haid at saka damali haid at saka damali istihaba. Yung dugo ng haid, which is known yan sa inyo, ito yung sabihin natin, ito yung tinatawag na namumula talaga, sobrang pula, halos dahil sa sobrang katingkaran ng pula nito ay nagiging maitim na yung kulay. At the same time, mayroong masangsang na amoy, mga ganito. So, kailangan mayroong kang power to distinct, to distinguish between the istihaba at saka tinatawag na damal hayab. Pangalawa dito, kapag ito'y bahagi pa niya, hindi pa siya nakakita ng kasatul bayda. Ang ibig sabihin ng kasatul bayda, ito yung white liquid na lumalabas sa puwerta ng babae pagkatapos na nasabihin natin na yun ay hujjat na natapos na ang kanyang menstruation. Kapag wala pa ito, ibig sabihin at the same time ay hindi pa sakop pa ng kanyang regular cycle, ibig sabihin yung spot na yun ay bahagi pa rin ng menstruation. Pero kapag once na nakakita na siya ng kisatul bayda, ang ibig sabihin ng kisatul bayda, yun yung white liquid, okay? Nakakita na siya, after that, ay nakakita siya ng spot, ay hindi na i-consider yun, yung spot na yun, na bilang isang tinatawag na menstruation. Okay? Bagkos ito ay kabila na sa mga extra blood. Okay, uy, istihada. At kapag extra blood or istihada, ang hukom sa kanya ay katulad ng hukom ng babaeng normal na wala sa menstruation. Ibig sabihin, obligado sa kanya na ang tinatawag na sabihin natin pagdarasal at pag-ayuno. Okay? So, hope na nag-guess mo, sister. Kasi ang napaka-sensitibo at napaka-conflict ng issue ng kababaihan pagdating sa menstruation. Salamat po, Ustad. Salamat po, Ustad. May tanong po ako. Ayun, Isha, padali. Yung sa ano po, yung sa alukula at saum, yung kakayahan ng isang tao or yung taong nag-aayuno tapos may trabaho po siya na nakakapinsala sa kanya. Mm-hmm. Kagaya po ng ano, natuyuan siya ng sa lalamunan po. Mm-hmm. Yun. Ano po ba yun sa kanya na itigil yung pag-aayuno niya? Okay. Natuyuan siya ng tinatawag na kanyang lalamunan, ika nga. Siyempre, di, kapag natuyuan siya ng lalamunan niya, lumunok siya ng laway. Okay, pwede namang lumunok ng laway, walang problema sa kanya. Okay? At kung ang kanyang pagkatuyo ng lalayuan ay nagsasalit ang kanyang pagkamatay, ay
ibang usapan na ito kasi buhay ng pinag-uusapan dito. Diba? So, ad-darurat tubihul mahdurat. Ika nga, anumang nasa kalagayan, necessity ng isang tao ay ang anumang bawal sa kanya pinahintulutan. So, sa ganitong kalagayan, ika nga ay pwedeng gawin niya yon. Kung ang pagka sabi natin nawalan siya ng anong tawag diyan, nag-dry ang kanyang lalamunan o lalaugan at ang bagay na ito ay nagpipinsala sa kanyang buhay, magsasahin ang kanyang kamatayan, ika nga, then sa ganitong kalagayan pwede siyang magsagawa ng iftar. Okay, ibig sabihin magkakada siya. Oh yes, magkakada siya. You know? Pero sabi ng mga ulama natin sa bagay na ito, okay, magtitik lamang siya kung ano yung kailangan niya na para makarelief siya doon. After that, i-continue yung pagpigil sa pagkain at sa kapag-inom bilang respeto sa tinatawag na buwan ng Ramadan. Okay, Okay. Yes. Sis, brother muna. Fadalia, aki, sino yung nagano? Junri? Ikaw ba nagtanong? Clarification po. Yes, clarification ko po sa niya po na ano, pareho po bang tama yung pananaw ng mga pantas patungkol sa pag-intensyon sa unang gabi ng Ramadan or di kaya tuloy-tuloy na pag-intensyon? At hindi po ito pinagkasunduan ng mga ulama. Okay, dalawang opinion po 'yan. Ang condition, ang sabi ng unang opinion, sa condition every day. Okay, every day na every night kinakailangan sa isang nag-aayuno ay magkaroon ng intention sa gabi na mag-aayuno siya kinabukasan. Every single night. Okay? 'Yan ang unang opinion. Pangalawang opinion, ang ginawang condition dito hindi yung every night, kundi ayon tinatawag na sabihin natin ay tatabo. Ang tatabo yun yung mag-ayuno siya continuity. Okay? Continuity ika nga. Ibig sabihin ay sa kabuuan ang tinatawag na buwan ng Ramadan. So ibig sabihin sapat na sa kanya ang paglayon ng gabi sa unang gabi para mag-ayuno siya na ang pag-ayuno na ito maglalayon ako na sa buong Ramadan ako ay mag-ayuno. Sapat na yun sa kanya. Okay? Sapat na yun sa kanya. Pero kapag wala ito, naputol yung continuity, yung sabi natin kanina, kapag naputol yung continuity, okay, tulad ng halimbawa, yung case na halimbawa, mag-ayuno lamang ako sa buwan ng Ramadan, siguro 2 weeks lang. Kasi magta-travel ako sa Pilipinas halimbawa. Okay? Travel ako sa Pilipinas. Na kapag nangyari yun, pag nakarating na siya ng Pilipinas, kinakailangan ng i-renew ang kanyang layunin. Kasi nasira yung tanataw na continuity entirely sa buwan ng Ramadan. So, nag-gets mo, kapatid, na ano? Sukran po yasin. Afwan. Okay. So, wala nang ano? Salamalaikum, Ustaz. Salamalaikum po. Ayaw, sayo. Datum ano? Okay, Fadal. Datum mama? Tanong ko lang po, Ustaz, kasi tungkol po dito sa ano sa injection ng COVID-19. Okay. Kasi dito po sa amin daw, may kwan yung mga senior citizen na i-inject sila. Tapos ngayon po ay Ramadan. Mm-hmm. Ano bang pananaw ng mga scholar dito sa ating darulhang Islam? Sukran. Okay, jazakumullah khair. Ito yung sabi natin kanina, kapag injection ito ay sa form ng nutrients, ika nga, and I think it is not part of, no, it's not a form of nutrients. So ito ay hindi nakakasira ng tinatawag na sabihin natin ng pag-aayuno. Okay, hindi nakakasira siya. Kasi para siyang rulings ng katulad ng bakuna. Injection na kagaya ng bakuna, may ituturok lamang sa'yo. At yung turok na yun, hindi naman siya nutrients, hindi katulad ng dextrose, na yung dextrose talaga ay talagang nutrients. Okay? So, sa ganitong kalagayan, inshallah, hindi nakapagpapulang bisa ng pag-aayuno. Bid nila. May tanong lang ako, pahapon lang, isa lang. Yes. Halimbawa, kung isang nurse ustad, alam nang nakakapag-iftar yung drip, pero sabi nung doktor dun sa pasyente niya, hindi yan nakakapag-iftar kasi sinabi, tinanong nung pasyente, doktor, makapag-istar ba ako ng fluid na yan? Sabi nung doktor, for the case lang na makakuha ng pera, sabi niya, hindi. Ano yun? May kasalanan yung nurse na sinunod yung doktor? Tapos kahit alam niya may iftar yung pasyente? May iftar? What do you mean may iftar yung pasyente? Yung makakaano siya, di ba? Ma-invalid yung niya, something niya. Kasi kukuha siya ng drip. Ano drift? Ano po yung drift? Dahil tinanong niya yung doktor, ano sabi drift? Nung doktor, hindi invalid ang fasting mo, continue pa rin. Anong drift? Kakakuha na ano yung drift? Dextrose, doktor, dextrose. Ah, okay, sorry po niyo kasi mga term na ano. Okay. Makakuha ng tinatawag na dextrose. Yeah, halimbawa, may pasyente ako, doktor ka, pero ibigay ko ako ng dextrose. Alam mo na makakapag-iftar yung dextrose ko. Tinanong kita, sabi ko, doktor, fasting ako. Hindi ba yung makaka-invalid ang fasting ko? Sabi mo, hindi. Pero alam mo yun na makaka-invalid yun.
yung nurse na gagawa nun, hindi, eh, wala ba siyang kasalanan doon? Ah, okay. Ibig sabihin, ikaw lang yung magtuturok ng tanatawag na dextrose kasi ikaw yung lang ay nurse, di ba? Okay. Opo. So, walang kasalanan yung tanatawag na nurse doon. Wala nang, kasi kailangan, una-una, kailangan sa isang pasyente, halimbawa, kasi alam ng doktor kung kailangan ba ng dextrose o hindi. So, yung dextrose sa'yo para sa pasyente, hindi para sa'yo. Not unless kung... Pero kasi nang sinungaling yung doktor, kung pwede naman hindi niya bigyan ng dextrose yung pasyente, halimbawa, ustad, pwede naman niya hindi bigyan, pero dahil lang sa gusto niya makakuha ng pera, nagsinungaling na, hindi ka may iftar, hindi yan nakakapag-iftar. Okay, kung una-una, pag ang nagsinungaling yung tanatawag na doktor, sa kanya yung kasalanan niyo kung nagsinungaling siya o ano paman. Walang kinalaman niyo sa validity ng tanatawag na, sabihin natin, ang fasting. Yung bagay na ito. Although, yung pagsisinungaling na, kasi yung tanong mo is sa case ng nurse, kung na-invalid ba ang kanyang pagfa-fasting. Okay? Hindi, ang tanong kung may kasalanan ba siya, kasi alam niya na ma-infect kung ano pasyente, tapos kasi ang sinabi ng doktor sa kanya, hindi. Tapos tinanong din yung pasyente ng nurse, hindi ba yan makakapag-infect? Tapos, ang isasagot lang niya, sa anong sinabi siya ng doktor? Okay. So, sa ganitong kalagayan, okay, kasi napaka-komplikado ng ano, ng halimbawa mo. Anyway, sa nurse, wala naman siyang tinatawag na kasalanan sa bagay na yan. Una-una, hindi man niya ginusto, hindi naman niya tinatawag na sabihin natin. Kung ang sino mang mayroong nagsisinungaling doon, yung doktor, kung sa palagay mo yung nagsisinungaling siya. Okay, so since yung concern may dungkol sa nurse, okay, inshallah, hindi nakapagpapawalan visa yon. At same time, ay kung nagsinungaling siya, sa bagay na iyan, after that magano lang siya, astagfirullah. Okay? Humingi siya ng tauba sa Allah, okay, ng kapatawaran sa Allah sa lalupat yan bagay na hindi naman niya control at hindi niya tinatawag na sabihin natin kagustuhan. Okay ba 'yon, sister? Okay na? Okay na po. Okay, last question na po, sister. Ay, Fatima? Yung pong mag-i-steam ka po kasi talagang yung ilong mo sobrang parado, makakalit po ba yun ang pag-fasting? Okay, ang pag-i-steam hindi makapagpapawalang visa ng fasting kasi hindi naman siya, hindi naman nilunok yung tinatawag na sabi, bagus, lumalabas pa yung ano ng ano eh, yung pawis, yung nasa iloob, lumalabas, hindi ipinapasok yung labas sa loob. Okay? So hindi po siya nakapagpapawalang visa ng fasting, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ustad, please, last sa Ustad, relate ko siya ko. May tatanong ako, Ustad. Go ahead. Tawag nito, ba yung may menstruation na sa kapusatan bleeding, ano yun, exempted yun sa pag-ayo, no? Yung sa akin kasi, Ustad, ano, bagong opera ko, tapos, di ba, after ng opera, mga 1 week, may dugo pa yan na lumalabas. Required pa din ba sa akin na mag-salat, mag-fasting? Okay, ang dugo na saan niya lumalabas sa'yo ay because of the operation, not because of the menstruation. Opo. Okay. Yeah. So, walang kinala. Ang dugo, anumang dugo na hindi kabilang sa menstruation or positive bleeding ay hindi kasali sa hukom ng haid at saka nifas. You know? Required pa rin sa'yo na ikaw ay tinatawag na mag-ayuno since na ang dugo na ito ay hindi bahagi ng menstruation or postnatal bleeding. Okay ba yon? Pero Ustad, opo. Pero sa pagsala, okay, ginagawa ko yun siya. Pero yung sa fasting kasi may tinitake ako na gamot. Okay. So kapag ito ang fasting ay nakakapansala sa'yo at kinakailangan mo, ika nga, mag-take ng gamot because of that case, because of that condition, at tinasabi ng doktor na huwag ka muna mag-fasting dahil because of your condition, kailangan mo mag-take ng gamot sa ganitong ano para maano mo yung ano mo, yung operation mo. Sa itong kalagayan ay huwag mong pilitin ang sarili mo kasi bagay na yan ay delikado at anumang bagay na nakapagbibigay ng pinsala kahit pa yung pag-aayuno ay ang sharia ay inexcuse ang sanatang na sharia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-obliga sa isang bagay maliban lamang na ito ay kaya niya at ito ay nakakabuti sa kanya. So ikakada na lamang niya yun after ng Ramadan, inshallah. Start, may tanong po ako. Aywa, Eva? Right now po. Apo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tawag dito. Parang mag-start na po yung period ko. Kaya lang, brown pa lang po yung ano, lumalabas. So, naka-fasting ako ngayon. Tapos kaninang pajar, nagsala pa rin ako. So, okay lang pa po ba yun? As in, pag hindi pa yung totoong dugo yung lumalabas sa'yo. Okay, kapag ito ay tinatawag na, kung alam mo na yun ay sabihin natin, kung alam mo na yun ay kasi mayroong dalawang ano kasi inter na mga ano, mayroong khadra at saka safra. Okay?
Kung yan ay kung ang paglitaw nito, ang pagkakaroon nito ay bahagi ng yung cycle, ika nga sa monthly cycle, ika nga, tawag dyan, monthly cycle ba? O monthly recycle? Monthly cycle. Okay. Monthly period, bahagi ng yung tinatawag na monthly cycle period, ito'y kung nyo consider, okay, na mga sahabiyan na ito'y bahagi ng tinatawag na menstruation. Okay? Kung halimbawa, regular na ano, menstruation is every first week. Nangyari itong tinatawag na, yun nga, yung safra, saka tinatawag na hadra. So yun ang yun, katulad ng dinescribe mo, which is bahagi yon na yun talaga yung araw na yon na doon ka talaga magme-menstruation. Bahagi yun ng menstruation mo. Kasi para siyang buka, papunta na doon eh. Pero kung yan ay nangyari na hindi doon sa regular cycle mo, i-consider yun na hindi bahagi ng menstruation. Malina? Kasi ano po kasi, Ustad, parang minsan po kasi mayroong time na nag-a-adjust siya ng 3 days, parang 2 days, ganun. Okay. Okay lang po ba yun? Yung ano, yung parang umaangat siya. Kung last month nagkaroon ka ng ano, nung 21, so ngayon 17 pa lang, na, parang nandun, ano, mag-uumpisa na siya. Okay, of course, ganun sister, kasi mahabang ano yan, pwede mong ano, panoorin yung ano ko yan, meron akong ano po yan, live, at nasa Facebook ko po yan, tungkol sa tinatawag na menstruation. Inshallah, yung mga paglilinaw sa bagay na yan. Kasi, long ano yan eh, isang pagsisiyasat yan, maubusan tayo ng oras sa bagay na yan. But inshallah, I will send you the link, inshallah, bin nila, para magkaroon ka ng idea patungkol sa tinatawag na safra at saka hadra na may kinalaman sa dugo ng babae bago ang kanyang irregular menstruation or regular cycle. Para magkaroon ka ng idea, yes, patungkol na may kasama ng batayan, inshallah, ibibigay ko sa yung link kasi na-lecture ko na po yan. Okay? Pasimpin po sa akin, Ustaz. Inshallah, mag-pimpo kayo sa akin para sa ganyan yung sabi nila. Yes. Pahabol lang po, Ustaz. Yung pag-inom po ng gamot, Ustaz, tapos sabi daw nila, hindi po mag-inom ka ng gamot tapos hindi mo sasabayan ng tubig. Okay lang po ba yung sa Ramadan? Kasi may narinig ako na Ustaz daw na nagturo na sa kutba na hindi daw pwede na maglunok lang ng gamot kasi yung gamot na magiging tubig din daw. Ano pong hatol doon? Anumang tinitik ng isang tao mula sa labas at ipinapasok papunta doon sa tinatawag na kaloob-looban, lalo pat ito ay form ng isang pagkain o ng isang inumin, may kasamang tubig man o walang kasamang tubig, ito ay kinoconsider na pagkain at saka pag-inom, na kung kaya kapag ginawa ng isang tao, nakakapagpapaulang bisa ng pag-ayon o kapag ito ay batid niya, kasid and bihi, na meron siyang purpose at layunin sa bagay na ito. Invalid. Ito man ay may tubig o walang tubig, doesn't matter kung agad na lunukin niya yung tinatawag na gamot na yaon, na walang tubig na ang mahalaga, nalunok niya, nainom niya, nakain niya, may intention siya at batid niya yung bagay na ito, yan ay nakapagpapawalang bisa ng pag-ayon. Kasi kung isi-separate natin yung tinatawag na sabihin natin yung pag-take ng gamot ng walang tubig, magiging valid lamang ito kapag mayroon tinatawag na tubig, okay? O di naman kaya ay pag walang tubig, hindi may invalid, nangangailang ng dalil. At walang tinatawag na dalil sa bagay na yan. Allahu alam. You know? Shukran, Ustaz. Afwan. Okay, so tayo ay mag-start na. Mm. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Elias. Thank you.